going. No. Good morning mga pre, good morning mga chuy, good morning mga kapwa fishkeeper dyan. So for today's video mga pre, update tayo dito sa channel natin, no? Kasi naisipan kong gawan na to ng content tong nangyari ngayon. Ayun pala, no, sorry dun sa mga hindi ko agad na replyan. Yung sa meron kasi nangyari sa amin in the NBC and family problem. Then ngayon nag-update ako kasi kakamustahin natin yung mga kapwa fishkeeper natin dyan, lalo na dun sa naapektuhan ng lindol, no? So mayroon akong mga nakita na mga clip dun sa Facebook na yung mga tanks na mga isda nila is na damage or yun nga, sinalantangan ng lindol. And then ngayon gaya din dito sa amin, malapit lang naman din yun Jensan, no? Sobrang lakas doon ata, mga malapit mag 8 ata, 7.2. And then dito sa amin sa Kalinan is 5.6 siguro yung lakas ng lindol, no? And then may nangyari sa tank ko, ay sa aquarium stand ko, no? Bali yung stand niya hindi napantay. And then ngayon aasikasuhin ko. Papakita ko lang yung sitwasyon, hindi ko na ipapakita yung buong detalye ng pag-aayos ko kasi medyo matrabaho, madami yung tank. Sa isang stand na to is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Around 11 or 12 na tanks yung nakalagay. And then medyo matagal, kaya itong video na to is for ano lang, kunting update lang, no, sa mga ganapan. So yun mga pre, sana okay kayo dun sa mga keeper natin dyan, mga nag-iisda dyan, especially dun sa mga aquarium. Masakit kasi kung kunwari na may nangyari sa mga setup natin, no? And then lalo na pag yung isda natin inaalagaan is damage. And then ngayon gagawan ko ng program paraan, mag-drain ako ng tubig kasi plan namin de-drain lang, hindi na kukunin yung aquarium. Bali, straighten lang namin yung aquarium stand. Then, after that, yun na, dala water change na lahat. Kasi it's Sunday and then, nandito yung kapatid ko, may katuwang ako sa pagkikilos, no? Taga-igib. Ako yung mag-aasikaso dito sa harapan habang siya yung nag-iigib kasi hindi pa na upgrade yung water system natin. Mano-mano pa, dibumba pa. And then, ngayon, papakita ko. Then shout out pala doon kay Boss Anthony. Kapinyana daw. Ayun. So ayun mga pre, pakita ko ngayon yung situation. So ito mga pre, tinanggal ko yung extra ko na lalagyan ng tubig dito. And then now, kung nandito kayo personal, itong stand na to, imbes nakatuwid ng ganun, bali gumanon siya konti. Sikasuhin ko din ito. Pag-drain ako, gaya nito, madumi na yung tubig. Dito pala yung groomable natin na goldfish, available to. Dito lang, mat grade lang, hindi naman to, ano. Kaya mura lang. Yan. Bred by Boss Charles. And then, meron tayong available, konti na lang din yung tag. 35 pesos, yan ha. Yan. Sa gusto mag-walk-in, Kalinan lang tayo ha, Kalinan, Tulay, Alcantara. Yung tag 35 na pwede maging 3,100. Yan na, 35 ha, kita nyo yung kayo nang maghumusga sa quality. Kaya nilagyan ko yung ganyang presyo. Malalaki to.
Bale, nabilong siya sa 35 volt yung katawan. Yung scale na hindi ganun kaganda. And then medyo hindi ko get yung pagiging PKBM niya, kaya binilong ko siya sa 35. Then yan pala mga pre, meron tayong HB ng Silverado sa mga budget meal lang. Ayan. Soon mag-release tayo ng maganda nito. Silverado, and then meron pa kayong EFR pala dito. Kunti na lang. Ayan, may dem. Ito pala yung pandito lang, sa bahay lang to. Yung nakapost na electric mga PKBM. Ayan. Tag 15 pesos lang. Ayan. Maganda naman kung pang pet lang. For sure, meron naman din nabibili nito. Pagaya kanina, meron na tatlo binili. Pwede itong... $3.50 pala to, $3.50. Yan, electric na PKBM. Then ito yung mga Tiger Barb na breeder natin. Oh, malalaki na. Yan, breeder. Then meron tayong Rosy Barb, tsaka yung mga per trio natin na Black Balloon Molly. May ginagroom tayong Epkits by Boss Dondon Tagalog. Yan. Kampa. Try natin i-groom. Kung kaya natin. Groom ng kampa. So no, ito. Kita nyo yung water level niya. Yan mga pre. Sobrang laki dito. And then, yan. Ito yung nangyari ngayon dito sa akin. Dati, siguro ganon. Na ganun. Ngayon sobrang laki na. And then ito, kita nyo yung level, hindi na pantay. Yan, kita nyo hindi na pantay, hindi na tuwid dun sa yung bakal na mismo na yan. So yun yung gagawin ko ngayon, malaking trabaho to. Yan na, hindi na level. And then, iaangat natin to ng konti kasi yung level ng tubig, kita natin, laki ng agwat. Then, pati dito. Yan. Habang ganito pa kalit yung damage, sikasuhin natin, no? Makita nyo yung gap, oh. No? Kita nyo yung gap, ano nangyari? Ganun kalaki yung ginalaw ng lindol. Dalawang lindol kasi yung nangyari. Siguro mga month ago, and then yung dumaan nakaraang araw. Kaya bigla ang ganito yung laki, no? Yung distansya. So, sikasuhin ko ito. Siguro lumambot yung pinatungan namin doon. Yan, lumambot yun doon. Kaya naging ganito. Kita nyo. Oh. Yan, o. Oh. Ibang layo. Ito, level to. Ito, hanggang doon. Kaso yung ito dito, hindi na. Kaya naging ganyan. So ayun mga pre, tapos ko na ipakita yung nangyari dito. And then now, sikasuhin ko kasi medyo malaking trabaho to. And then, mag-iigip tayo ng tubig. And i-arrange natin yung stand. I-ayos natin, no? Ipapantay natin yung level. And then, para maiwasan natin matumba o madamage yung mga aquarium natin. So ayun mga pre, then dito na ito matatapos sa video na ito. And then salamat din pala doon sa mga patuloy na nagsasubscribe mga pre. And marapit na tayong mag 1K. And then yung promise ko na magpaparapol ako ng PKBM. Gagawin ko yon pag naging 1K tayo. And then ayun, mga plan natin, isa-isahin natin. And then salamat mga pre, no? Bye bye.